sapagkat po na pag-aaral natin ngayon ang isa pang kailangan. Maraming kailangan ng tao, pero merong isang laging nalilimutan at yun ang gusto nating bigyan ng tuon sa sandaling ito. Atin munang muling tunghayan ang karaniwang kailangan ng tao. Yung alam na nating kailangan natin yon at lagi nating hinahanap tulad ng pagkain, inumin, kanlungan o bahay, damit. In other words, mga pangunahing pangangailangan at seguridad. Sabi sa Mateo 6:11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Turo ng Panginoong Hesus kung paano mananalangin at kung ano ang idadalangin. At hindi naman minamasama ng langit na tayo'y naghahanap ng mga kailangan natin pang araw-araw. Itinuro pa ngang ipanalangin yon. Mateo 8:20, ngunit sumagot si Hesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Kinilala ng Panginoon ang pangangailangan sa kanlungan o bahay at sabi niya siya ay walang bahay. At ipinapakita niya kung gaano pwedeng ang tao magtiis kahit wala yung mga kailangan na ito, bagamat kailangan naman talaga. May isa pang kailangan ng tao, yung pagiging kabilang, kasali. Kailangan niya ng pagmamahal, pansin. Matapos na masiyahan na siya sa pagkain, sa inumin, sa damit, sa tirahan, kailangan naman niya nararamdaman siya'y kasali, kabilang, mahal at pinapahalagahan. At ito ang nangangahulugan ng ating pangangailangan ng kapanatagan ng loob. Panatagang loob natin kung alam natin ang mga ito ay tinatamasa natin, na tayo'y kasali, kabilang, pinapansin. Genesis 2:18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Alam ng Diyos na kailangan natin yung sense of belongingness. Isa pang kailangan, pagkilala, luwalhati, saysay o kabuluhan. Gusto natin tayo kilala, pinupuri at pinapahalagahan dahil kailangan natin ng pagtanggap ng kapwa. Kaya napakalaking kakulangan sa isang bata na siya ay hindi tinatanggap ng magulang. Hindi tinatanggap ng ama dahil ganito yung anak. Hindi tinatanggap ng ina dahil ganun yung anak. Sinusugatan nyo habang buhay yung tao. Pagka hindi natin siya tinatanggap kung ano siya. Kawikaan 31:28-29. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. So kailangan natin na tayo'y sinusuyo, pinupuri, pinapahalagahan, lalo ng ating mga mahal sa buhay. So isang kailangan yan, pagkilala ng pamilya. Na hindi naman mahirap ibigay. Bakit napakaraming ipinagkakait pa ito? Yung pag may nagluto, purihin mo. Pag may ginawang tama, pansinin mo. Hindi puro mali ang pinapansin. Kawikaan 31:23. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Isa pa ito na kailangan ng tao, dangal sa lipunan. Napakalaking kakulangan yung hindi ka pinaparangalan, hindi ka pinapansin, at lalong-lalo kung ikaw ay binabaliwala at binabastos pa nga. Sa Esther 5:11, ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. So ano ang pinagmamalaki dito ni Haman? Kailangan ng paghanga ng iba. Aminin man natin at hindi, kailangan ng tao yung paghanga. Kaya nga inaayos mo yung buhok mo, damit mo, lahat para hangaan ka naman. Hindi lang basta natakpan yung katawan mo ng damit. Kailangan kahanga-hanga. At kung pwede pa ngang kaakit-akit. It is a basic need. Pero pansinin, mga kapatid,
na ang lahat ng ating binanggit ay puro pansarili. Puro pansarili lang ang mga pangangailangan ito. At sabi ng Roma 8:5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Lumiliit ang pananaw, kumikitid ang isip, paglaging sarili lang, yung gusto lang ang pinagtutuunan ng pansin. Kung ito lamang ang pahalagahan, kikitid ang pananaw ng tao at siya'y mahihirapan. So ang karaniwang pangangailangan kung ating itong pagsasama-samahin, pagkuha at pagtanggap. It is really getting, receiving attention, recognition, love, basic needs. So ang aligagang-aligaga tayo mga tao sa pagkabig. Gusto natin laging papasok sa ating sarili. Pagkain, pag-inom, papuri, paghanga, puro inward, selfish direction. Hindi yun masama, basta balanced. At diyan tayo pupunta ngayon mga kapatid, sa isa pang kailangan ng tao na halos di napupuna, pagbibigay. Kung kailangan mong tumanggap, kapatid, kailangan mo ring magbigay. Kung kailangan mong tumanggap ng papuri, kailangan mo ring pumuri. Kumisan hindi mo lang alam na kailangan mo. Kung gusto mong tumanggap ng mga tulong, mga pagkain, kung ano-ano, kailangan ka rin magbigay. Kasi yun ang kabiyak ng buong ikot ng buhay. Sa buhay ng mga halaman ay may tinatawag ang mga biologists na transpiration. Ano yun? Yung dinilig mo ang halaman sa kanyang ugat, umaakyat yung tubig sa pamamagitan ng ugat, dadaan sa mahabang-mahabang katawan, pupunta sa mga sanga, hanggang makarating sa mga dahon at bulaklak. Kaya niyong magpataas ng tubig against the force of gravity? Pero bakit yung tubig na sinasawsawan ng ugat ay nakakaakyat sa kataas-taasang dulo maging ng mga napakatatayog na mga puno? Dahil sa transpiration. Yung transpiration, lumalabas yung tubig in a form of vapor doon sa mga dulo ng halaman, sa mga maliliit na mga pintuan ng dahon, sa mga maliliit na mga buka o mga bukas na bahagi ng kanyang mga dahon at bulaklak at mga dulo, para yung pumapasok na tubig, masipsip paakyat. Pag may lumalabas na tubig in the form of vapor o parang hindi nakikita, parang usok, yung paglabas noon ang siyang sumisipsip doon sa tubig na dapat namang pumasok sa ugat at umakyat doon sa puno. Ang hirap noon dahil lalabanan mo yung bigat ng tubig, aakyat siya. Dahil may transpiration. Parang humitit kayo ng straw, nung humitit kayo, parang yun ang equivalent na transpiration, may umaakyat tuloy na tubig o liquid galing sa dulo, sa baba ng straw. Pag walang transpiration, walang aakyat na tubig. Kung hindi magbibigay yung halaman in the form of vapor ng mga tubig na tinanggap na niya, wala siyang bagong matatanggap na tubig. Kaya mapapansin nyo, pag maraming halaman, malamig. Kasi yung mga tubig na pumasok sa kanya, pinapalabas din niya na hindi na natin kita, nasa hangin na yon. Ganon din ang buhay, mga kapatid. Kailangan may transpiration. Kailangan may ibinibigay ka. At habang nagbibigay ka, akala mo nawawalan ka, yun ang ngayon ang humihitit sa mga bagong pagpapala na papasok sa buhay mo. Pero pag ayaw mong ibigay, dahil baka ka mawalan, hindi nagkakaroon ng kapangyarihan para may mahikayat na mga blessing na pumasok sa buhay mo. And besides, walang lugar. Lumalaban ang transpiration sa gravity. Mahirap gawin yun. Natulad din natin, dapat nating labanan yung gravity natin, yung gusto natin atin lang, selfish tayo, makasarili. Pag nilabanan mo yun, you defy gravity, transpiration will happen, new nutrients and fresh supply will enter your roots and go to your farthest cells in your body. So kung walang transpiration,
hindi tayo tatanggap ng bagong tubig kung tayo'y halaman. Gayon din ang diwa ng pagbibigay. Sa pagbibigay, nakakalikha ng vacuum o lugar para may paglagyan ng bagong tatanggapin. Parang palad mo na punong-puno ng mga lumang blessing na ibinigay mo na sa iba, nawawala ng laman, handa kang tumanggap ng bago. May himalang nagaganap pag tayo'y nagbibigay. Lalo na sa mga marapat na tao at mga adikain. Tayo'y tumatanggap din. Because vacuum attracts an occupant. You have to be empty enough to be filled with new blessings. Pero pag takot na takot kang mawalan, ayaw mong bitawan, ipit na ipit mo yung blessing mo, totoo, nandiyan pa rin yan. Pero hindi mo nalalaman kung anong nawawala sa'yo, kung ano yung hindi dumarating. At nagtsatsaga ka tuloy dyan sa luma at konti, eh pwede naman pala yung dumami. Kung ikay may pananalig na pag binitawan mo yan, alam yun ng Diyos at marunong siyang magpalit. Ang mga mananampalataya, sabi sa Efeso 4:28, dapat maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Nakita natin yung diwa, hindi ka naghahanap buhay para lang sa'yo. Kumikita ka ng sobra sa pangangailangan mo para may maitulong ka sa nangangailangan. Siyempre, yung mga nangangailangan na dahil sobrang tanda, sobrang bata, may sakit o inaalat lang ngayon, pero hindi yung sobrang tamad na buong buhay nangangailangan na lang. Hindi yun. Pero binibigyan ka ng blessing hindi lang para sa'yo. Pag may ibinigay sa iyo ang Diyos na blessing na sobra sa pangangailangan mo today, or yung very immediate need, mag-enroll ka next week, may babayaran kang rent sa 15, ganyan, sobra, eh alam mo naman na ang Diyos marunong magbilang, hindi na ba siya pwede magkamali, meron siyang pinapabigyan sa iyo. Pag sinabi mo, eh, pag ibinigay ko, paano pa ako next month? Kung sasabihin ng Diyos, o sige, sa'yo na next month dyan, pero yung mas malaki sanang ibibigay ko sa'yo next month, huwag na lang. Kasi, meron ka na pang next month eh. Yung mga mararamot, hindi nila alam kung anong nawawala sa kanila. Akala nila ang talitalino nila. Akala nila nakaisa sila. Akala nila ang galing-galing nila. But they don't know what they're missing. Dahil ang pagbibigay ay isang uri ng transpiration. Ano nga yun? Sabihin nyo nga sa katabi nyo kung ano yung tawag doon. Hindi transportation, ha? Transpiration. O, nadagdagan pa ang ating vocabulary ngayon. Meron pa evaporation. Yung paglipat ng anyo ng tubig na basa hanggang maging tuyo na halos usok na di mo makita. Vapor. Sabi ng mga ngarali sa 7, lahat ng tubig ay umuwi sa dagat. Ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Isipin niyo, alam ni Solomon yung evaporation ng araw pa? Alam na alam niya na yung tubig na nasa dagat nag-evaporate. Pagkatapos nagiging ulap, bumibigat, nagiging tubig uli at ulan, babagsak uli, pupunta sa mga batis, pupunta na naman sa mga dagat, pabalik-balik. Pero tuwing pinawawalan ng dagat ang tubig para mawala at maging vapor, pagbalik, malinis uli, dalisay, sariwang ulan. Kaya mga blessing na hinahayaan natin mag-evaporate, nare-reprocess ng Diyos para maging bago uli. So yung pansamantalang pagkawala, pero bumabalik, mas mainam, mas mabuti, mas kapakipakinabang. Ang pagbibigay, mga kapatid, ay parang evaporation. Ito ang kabiyak ng buong ikot o cycle ng buhay. Nakakita na ba kayo ng yoyo na umiikot, akyat manaog doon sa sinulid, pero kabiyak lang? No, hindi pwede mangyari. Dapat may kakambal siya. At ang buhay ay parang yoyo. Yung kabilang gilid mo, receiving. Yung kabilang gilid, giving. Para umikot ka ng tama at balanse. Pag puro ka lang get ng get,
wala kang giving, you will rot. Mabubulok ka. Tingnan nyo yung mga batis na hindi nagbibigay, puro tanggap, nagiging estero, barado, nabubulok. Dapat ang batis para malinis, agos ng agos. Pag may pumasok sa iyong blessing, labas din. Ginagamit mo, binibigay mo sa iba, may papasok uling iba. Hindi yung ingat ka ng ingat ng ingat. Yung mga sobrang kuripot ng tipid na ingat ng ingat, siguradong sila rin yung laging kapos. O kaya, yung antakal-takal nilang inipon biglang sa isang iglap, isang kalagim-lagim na naganap sa buhay, ni hindi sa buhay niya, siguro sa buhay ng malapit sa kanya, nakukuha, nahihingi, nawawala rin. Hirap at hirap ang inaabot ng tao kasi hindi nagtitiwala sa kasaganaan ng Diyos. Laging, hindi masama magsubi at mag-impok, pero dapat marunong ka rin gumastos. At marunong ka rin magbigay, at may iniipon ka rin, at may kinikita ka sabay-sabay. Hindi yung 10 taon kang hindi gagastos, puro ka lang tipid, tapos bigla ka nang namatay, napakinabangan ng iba yung tinipid mo. So, parang evaporation yung buhay. Kailangan merong lumalabas. Parehong kailangan ang tumanggap at magbigay. Ang nawawala sa evaporation, bumabalik sa mas mabuting anyo. Ang nawawala sa pagbibigay, bumabalik yan ng mas mabuting anyo. May panahon para sa lahat, sabi ng mga ngaral 3:5-6. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. So may panahon ng pagtanggap, may panahon ng pagbibigay. May panahon na papasok, may panahon na palabas. Ang pagbibigay, ang katumbas ng palabas na hinga, yung exhalation. Subukan nyo mag-inhale. O sabay, exercise tayo ha, susunod kayo. Inhale. Hold it. Inhale. Hold it. Inhale. Sasabog na kayo. Exhale. Ganun din, hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap. Dapat magbigay para ka mabuhay. Kasi yung in-inhale mo na oxygen, carbon dioxide na yun, nasa loob na, lason na. Kailangan mong ihinga, tungtuwa naman yung halaman kasi mag-i-inhale siya ng carbon dioxide. At paglabas naman sa halaman, oxygen uli, ikaw naman yung ihinga, kaya sagutan kayo. Ganon din tayo sa kapwa-tao. Yung binitawan mo, kailangan ko. Yung binitawan ko, kailangan mo. Nagtutulungan tayo. Ganon din yung pagdumi. Alangan mong kumain ka ng kumain kasi hindi ka dumi. Kita mo yung mga constipated people, maiinit ang ulo. Diba? May lason eh, tambak-tambak na lason sa katawan. Yung pagkati ng dagat, kapartner yun, ang pagtaas ng tide. Hindi pwedeng one way. Kaya lang, hindi laging mulat ang tao sa kanyang matinding pangangailangan at tungkuling magbigay. Binubulag tayo ng sanlibutan. Binubulag tayo ng kakitira ng isip. Binubulag tayo ng kakulangan ng pananampalataya. Kaya nagiging maramot tayo at ayaw natin magbigay. Kaya alam nyo yung palabigay, lagi silang palabigay kasi sila yung nakakadiskubre na habang nagbibigay sila, lalo sila nabibless. Alam nyo kung sino ang mga faithful tithers, yung nakapagpatunay na, na binibless talaga sila. Kahit anong mangyari, hindi yan pumapalya. Pero alam nyo, hindi faithful yung mga talagang hindi pa nakakapagpatunay at hindi nila mapapatunayan. Lagi sila kinakapos, kaya hindi na nila mapapatunayan pag lagi nilang uutakan ang kapwa, ang gobyerno, ang simbahan. Walang mangyayari. Akala ng maraming tao, laging nasa pagkabig ang panalo. May mga panalo na nasa pagpaparaya, sa pagbibigay daan. Lucas 12:48. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Kumisang tanong ng mga tao, mabihira naman, umasenso nga ako, dumami nga ang pera ko, pero dumami naman yung manghihingi. Of course, ang kausap natin yung mga meron, ha?
Kaya ka nga pinaparami ng Diyos eh, para makapagbigay ka rin sa iba. Hindi ko kausap yung mga manghihingi. Huwag ninyong i-quote yan ah. Kuya, kaya ka nga pinaramihan ng Diyos para ibigay mo sa amin. No, hindi kayo kausap ko dyan. Pero mayroong ganun talaga. To whom much is given, much is required. Mas malaki ang pananagutan, mas malaki ang mga pagpapalang tinatanggap sa buhay. Ngayon, hindi lang pera yan. Kung isa ng pagpapala sa'yo, malakas ang katawan mo, edi ikaw ngayon na nag-aalaga sa mga may sakit. Mas mahaba ang pasensya mo, ikaw ngayon ang nagpapasensya doon sa mga makikitid ng utak. Kung anong ibinigay sa'yo, yun ang hahanapin ng Diyos na gamitin mo rin sa ikabubuti ng lahat. So kung walang pagbibigay, wala ring transpiration, walang evaporation, walang pagdumi, walang buong ikot ang buhay, kalahati lang, walang kabiyak ang yoyo, walang balanse, hindi iikot. Ang isang pagkakamali ay yung pagtotoo ng pansin sa pagtanggap at pagkuha lamang. Akin yan, akin yan, akin yan. Kumisan tuloy nakakadalang magbigay. May mga magkakapatid, bibigyan mo ng, halimbawa, isang box ng tsokolate, napunta na sa panganay, kinanya na lang niya, sa susunod, wala na magbibigay kasi sabi niya, sosolohin lang naman niya eh. Hindi alam ngayon ni panganay na kahit naging sakim siya na ang dami niyang nakain nung una, dapat pala nung susunod, meron pa uli, pero hindi na lang nagbigay dahil nakitang ang sakim-sakim naman niya eh. Huwag na lang. Santiago 4:1-3. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi pa't nagmumula yan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi nyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang yun. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo mangkin. Kaya't kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So kitang-kita natin dito yung malinaw na mensahe. Kung tama lang ang puso mo, tama ang iyong layunin, tatampakan ka ng Diyos ang blessing. Itama muna bago humingi. Yung pagtutuon sa pagkabig lamang, isang napakalaking kamalian. Mas maraming kinakabig, mas lumalala ang nararamdamang paghihikahos at pangangailangan. Hindi nyo ba napapansin yan? Pag mas marami ka ng kinikita, mas parang kulang na naman. Pag lumaki na nga yung sweldo mo, kulang pa uli. Lumaki na nga yung bahay mo, masikip pa. Laging kulang at kulang pag hindi ka marunong maging mapagpasalamat. Mangangaral 4:4, nakita ko rin ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. So achieve ng achieve, para lang matalo yung pinsan, matalo yung kapatid, matalo yung kaibigan, kaya kahit anong achievement niya kulang, kasi laging merong dapat habulin at higitan. Hindi sumasaya. Mas maraming kinakabig, mas lumalala ang kabalisahan. Nagkakaroon ng discontentment. Mangangaral 5:10-11. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang sakim sa kayamanan ay hindi masisihan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito nga ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. At ang tanging kasiyahan ng may-ari ay isiping siya ay mayaman. Talaga naman, habang dumarami ang iyong kabuhayan, dumarami ang kailangan, dumadami ang bayarin, dumadami ang binibili, dumadami ang nangihingi. Kaya ubus at ubus din, napagod ka pa. Mas maraming kinakabig, mas lumalala ang nararamdamang pagkalito at kawalang katiyakan. Ang tao ay nilikha para tumanggap at magbigay. Mayaman man o mahirap, pareho lang. Ang mga mahirap, hindi exempted sa pagbibigay.
Gumisa nga, kaya ka siguro nananatiling mahirap dahil hindi ka nagbibigay. Exodo 30:15, pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap, walang labis at walang kulang. Yan daw yung mga offering, pantubos ng kasalanan. Kailangan, pare-pareho, hindi mo sasabing mahirap naman ako. Para mabuo ang sarili, kailangan ng tao na magbigay. Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Kailangan natin magbigay ng mga material na bagay. Yan ang pinakamadali, material na bagay. Kawikaan 25:21, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Pansinin ninyo mga kapatid, sino daw yung nagugutom, napapakainin, papainumin? Kaaway. E di lalo na kung anak mo, asawa mo, kapatid mo, kasambahay mo, lalo mong dapat pakainin. E ang utos na nga dito, yung extreme, yung kaaway, sino pa ang hindi mo dapat pakainin? Kailangan natin magbigay ng pansin, pagmamahal, pag-aaruga sa kapwa. In other words, paglilingkod. Hindi naman lahat may perang ibibigay, pero meron ka namang 24 hours. May kamay ka, may paa ka, may lakas ka, pwede ka maglingkod. Kaya kumisan, ang magulang na marami magkakapatid, may sakit. Yung isa ang tulong niya, siya yung gumagastos sa ospital, yung isan man siya yung bantay, kasi wala naman siyang pera, pero pwede naman siya magbantay. Yun naman kumikita, ba't mo pagbabantayin? Edi hindi kumita, hayaan mo siya hindi magbantay, at kumita na lang siya, ipadala niya yung pera, yun naman walang kita, siya magbantay doon. Total yung oras niya, libre. Kung ano ang binigay sa'yo, yun din ang inaasahang ibibigay mo. Unang Korinto, 13:3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Nagsasakripisyo ka hanggang ipasunog mo pa yung katawan mo para sa Kanya. Pero kung wala daw kasamang pag-ibig yun, baliwala yun sa Diyos. So may inaalagaan kang may sakit, bubuska-buska ka naman, minumura-mura mo, sinisigaw-sigawan mo, sayang naman yung pagod mo, hindi pa nabilang ng Diyos na serbisyo kasi walang pagmamahal. Total, nagpapagod ka na, lagyan mo na ng pagmamahal para mabilang ng Diyos at magantimpalaan ka. Sabi, kahit pasunugin mong katawan mo, kung walang love na kasama yan, walang value. Mahalaga talaga may pag-ibig. Mag-aabot ka na rin lang ng isang tasang kape, samahan mo na ng ngiti. E nag-abot ka na, napagod ka na, tas dabog. Bali, wala. Nagalit pa sa iyo yung binigyan mo. May papautangin ka, pero mumurahin mo na mula ulo hanggang paa. May bibigyan ka, pero lalait-laitin mo muna, ang ending namumuhi pa rin siya sa'yo, nawalan ka na ng pera, namuhi pa siya sa'yo, di ba doble lugi yun? Kaya dapat yung pagmamahal laging kakambal. Kailangan natin magbigay ng pagpapatawad. Yan ang isang kailangang ibigay. Dahil habang tayo'y nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos, kailangan nating tumanggap ng pagpapatawad. Dapat tayong magbigay ng pagpapatawad. Lucas 6:37. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Sayang yung simba ng simba tapos hindi naman nagpapatawad. Baliwala. Kailangan natin magbigay ng buhay. Every day, people die many kinds of deaths. May namamatay ang pag-ibig, may namamatay ang emosyon, may namamatay ang pag-asa, may namamatay ang sigla. Hindi lang katawan ang namamatay. At dapat tayo na may buhay, may pag-asa, may sigla, magbigay nun sa kapwa. Mateo 10:39. Ang nagsisikap na papanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Ngunit, ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So kung sino yung nagsasakripisyo ng tama, siya ang magkakaroon ng tunay na buhay.
kailangan nating ibigay yan sa ating kapwa. And literally, kaya nga tayo lagi nagdo-donate ng dugo. Kasi buhay yon. Mga kapatid, ugali natin mag-donate ng dugo dito regularly. Nakapag-donate na ba kayo? Kasi alam nyo, marami mga tumatawag sa atin, mga kapatiran natin kumisan, laging nagigipit, may dengue, bumababa ang mga platelets, may ganito at may ganon, wala mga dugo. Pero dahil sa pag-donate natin ng dugo sa Red Cross, may priority tayo. Nabibigyan nila tayo ng pansin pag tayo, lalo mga members natin at mga kamag-anak nyo at mahal sa buhay nangangailangan. Kaya tuwing kaya nyo mag-donate, mag-donate kayo. Kaya please huwag kayong magpatato. Kasi pag nagpatato kayo, hindi kayo pwedeng donor. Sayang ang dugo. May pa, i-drawing nyo na lang yung nabubura-bura. Pero pagka namantsahan yung balat, mapasok sa dugo nyo yung lason, hindi na kayo pwedeng mag-donate. So, if you cannot give, how can you receive? Mahalagang nagdo-donate lagi. Tuwing kaya nyo, alam mo, may nangangailangan, meron naman kayong pera, i-donate nyo. Merong mag-e-enroll, kulang, kahit 20%, idagdag nyo, natuloy siya. Alam yun ang Diyos. Alam niya yon. Walang-wala kayong kalugihan. Yan ang tunay na matalino, yung mapagbigay. Kung hindi ka na mapagbigay dahil ikay mabait, magbigay ka na lang dahil matalino ka. Dahil alam mong i-bless yun ang Diyos. Kailangan natin magbigay ng kung ano-ano ang mayroon tayo. Sari-sari naman binibigay sa atin. Kaya iba-iba rin ang inaasahan ng Diyos na ibibigay natin. Pero dapat kung ano yung kaya mo, dalhin mo, sagutin mo. Lucas 14:27, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Dapat ang lahat ng sumusunod kay Jesus may pasan. At yung pinapasan natin, yung kung ano ang ibinigay sa ating kakayanan, talento, at mga giftings. Kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang bigay, pero walang exempted. Gawa 20:35, alalahanin natin ang salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga pag binibigay kang ganon, tapos sasabihin niya, thank you, sa loob-loob mo lang, thank you for giving me an opportunity to give because God will bless me. Papasalamat ka rin. Kaya lang, hindi mo laging sasabihin sa tao yun, baka laging humingi. No? Sa loob-loob mo na lang. Kasi may mga abusadong hindi kayang maintindihan yun, sasamantalahin nila. May isang malaking daya ang buhay na ang pagkabig lamang ang kailangan ng tao. Na yung kumakabig lang ang nananalo, hindi yung totoo. Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang kamay. Yung mga tikom ang kamay, yun ang maghihirap. So lumaya tayo sa pandaraya ng kasakiman. Inhale and exhale. Receive and give. 2 Corinto 1:3-4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Pagpala tayo ay binibigyan ng ginhawa ng Diyos, hindi lang para sa atin yon, dahil sa ating pagginhawa, makakaya na nating magbigay din ng ginhawa sa iba at nakukumpleto yung buong ikot ng buhay. Yung tinanggap mo, ibinigay mo naman. Tinanggap mo sa Diyos, ibinigay mo sa iba, at sabi ng Diyos, aariin kong ginawa niyo sa akin ang lahat ng ginagawa niyo sa mga kapuspalad at mga nangangailangan. So bumalik sa Diyos, yun ibinigay niya. At dahil bumalik, ginanahan siya, bibigyan ka uli, ibinalik mo uli, pabalik-balik, paikot-ikot. Pero oras ay itinigil mo yung ikot ng gulong na yon dahil ayaw mo magbigay, hindi iikot ang gulong. Walang kikilos. Lugi ka. Ano kayang pagpapalang nakalan sa inyo ang hindi nyo matanggap-tanggap ngayon dahil meron kayong dapat ibinibigay na hindi nyo binibigay? Nakabara. Ano kaya ang dapat nating ipamigay?
At kung palabigay na tayo mga kapatid, ano pa kaya ang dapat nating ipamigay? Papaglinawin yung isip namin, Panginoon. Tanggalin mo po ang takip ng aming mga mata para makakita kami ng malinaw. Yung inilalagay ng aming kaaway na mga takip sa mata namin na selfishness, greed, self-centeredness, alisin niyo po. Mamulat kami sa ganda, sa katotohanan ng pagbibigay. Hindi lang dahil gusto naming bigyan niyo pa kami, kundi pangunahin na dahil nabigyan niyo na kami. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, na sa aming kabaitan at pagkagandahang loob, pati ang kabaitan at kagandahang loob ng aming kapwa ay nahihikayat na ilabas niya. That with our righteousness, we encourage the people to be more righteous. That with our selfishness, we teach them to be selfish too. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng isa pa nating kailangan. Sa ilang saglit ng katahimikan, hayaang ang Panginoong Diyos ang magbigay sa atin ng marami mga ideya kung ano pa ang iniintay niyang ibigay natin kung kanino at kung ano pa ang iniintay niyang ibigay sa atin. Panginoon, kayo po ang tumapos ng mensaheng ito. Kayo maglagay ng tuldok. Bigyan niyo ang bawat isa ng kakayahang mailapat ito sa aming mga buhay.